Panoorin natin mamaya, natawa ako doon sa press conference ng ating Pangulo. Merong isang reporter, alain mo, sa bagay, ang ginamit niya naman ay meron daw pong netizen na nagtatanong, nasaan ang Pangulo? Talaga nga naman, no? Joel Gochinko, Willie Monje, Tyra May Sibiram, Juliet Lucernas from Bacolod City, Texon One Love, Narcy Raymer, good afternoon, 4:41 p.m. Wednesday, Rosenda Pabico. Yan. Ingat po kayo, Mami Rebecca, Sarah Katrina Bea, good morning, Kramnoj Oha, May Sherbo Almasol, Clarita De Guzman. Opo, top 1, Thursday na po, mabilis ang araw. Si Jorlita Agustin again. Kahapon kasi mga tol, sabi nga ni Mike Abe, I believe naka-live siya ngayon, hindi niya alam kung maganda ang araw ng kanyang pagbati. Sapagkat hindi naman po maikakaila na nakaramdam po talaga ng napakalakas na nindol ang Luzon, particular po dyan sa Norte. Ano? Dito sa Manila, naramdaman din po, but it happens na ako po ay papunta ng RDO 43. Baka naman, ha? Galaw-galaw po kayo dyan. Ako po ay papunta dyan kahapon at nakasakay po ako sa sasakyan kaya hindi ko po alam na lumilindol pala. Hindi ko po naramdaman. Ang epekto, ang dami pong mga pasilidad ang nasira, mga tol. Mga bahay, nakalulungkot, nakikita mo yung bahay mong ipinagawa, pinaghirapan ng ilang taon para lamang maipatayo ito. Sa isang iglap, segundo lamang ang lindol, mga tol. Giniba ng lindol. Kung titingnan nyo po ang Facebook page ng NDRRMC, makikita nyo po dito ang mga photograph ng mga nagibang bahay. Tingnan nyo po yung nasa screen. Yan po ay nakakahalaga ng milyones. Sa isang iglap, hindi mo na mapapakinabangan. Ang daming mga infrastructure ang nasira at ang nakalulungkot, syempre, hindi ko po alam kung ano ang developing story dito so far, pero definitely meron pong nasaktan. At huwag naman sana na meron pong pumanaw. I do not know, hindi pa ako nakapagbasa ng balita. Masyado akong na-focus kasi dito sa RDO 43 ng Bureau of Internal Revenue. Galaw-galaw kayo dyan, ha? Kawawa, inuulit ko. Yung mga kababayan po nating Pilipino na pangkaraniwan ng hanap buhay, pumipila ng maghapon, walang kinikita sa isang araw. Ako okay lang, vlogger ako. Kahit maghapon, isang linggo ako, isang buwan akong tumambay, sa opisina nyo, mabubuhay ako. Dahil ang revenue, makukuha ko sa pamamagitan lang ng pagsasalita dito sa harapan ng kamera. Pero yung mga kababayan natin, dyan, na nagpunta sa opisina ninyo, umabsent para lamang makakuha ng requirement sa inyo. Tapos napakakupad ng kilos ninyo, kaya baguhin ninyo yung inyong serbisyo. Going back, dito sa pangyayari na ito, mga tol, nagpahayag ang ating Pangulo. Ayon sa ating mahal na Pangulo, ito ay kanyang karanasan na bilang gobernador. Sa kanyang karanasan, sa bagyong Yolanda, na kapag ka ang mga national officer ay agarang pumupunta sa mga affected areas, nagugulo lang naman yung kanilang mga trabaho. Ito ang particular na salita ng ating Pangulo, I quote, "It has been my experience as governor, it has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas immediately, ginugulo lang namin yung trabaho ng mga local officials. Marami silang ginagawa, let them do their work. I can schedule a trip tomorrow or as soon as possible." Ito po ay pinaw sa Office of the President. I hope ipalo nyo po ito sa Facebook. Ang Office of the President official Facebook page. Ito po ay ginawa lamang nitong buwan na ito. Ngunit meron na po itong mahigit sa 100,000 followers.
Ngayon, mga tol, hindi naman nakalilimutan ng ating gobyerno ang kanilang basic na tungkulin. Ano ba ang basic na tungkulin ng ating gobyerno? Sino to? Sino to si Beatrice Yadaw? Top 1. Last out mo, ano yan? Yung shout out mo sa program o sa vlogger mo, diretso topic, mas maganda naghihintay sa mga viewers. Pasensya na po kayo kung hindi nyo po gusto yung sinasabi ko dito. Mas marami po Beatrice Yadaw ang gustong i-appreciate ang kanilang komento. Kung ayaw nyo po nang nagsha-shoutout, pwede po kayong pumunta sa replay. Kasi may mga re-uploaded po akong video. Doon po kayo manood. Huwag po kayong manonood sa live ko dahil maaabala po kayo. Ano? Nakikiusap po ako, huwag nyo po akong diktahan sa gusto kong gawin dito. Mas marami po ang nag-a-appreciate ng mga binabasa ang kanilang mensahe. Gusto nyo po bang basahin ko na lamang ang mga mensahe nila? Balik tayo dito, nawala tuloy tayo sa topic. Ganun po ako. Pag ako'y nag-shoutout sa unahan, pag ako'y nagsimula na ng topic, hindi na ako nagbabasa. Kaso lang, nakuha niyo yung attention ko eh. Huwag pong ganyan, Beatrice Yadaw. Tingnan nyo, madadala kayo ngayon, hindi na kayo babalik dito sa akin. Kung gusto nyo po ng topic lamang, manood po kayo ng mga re-uploaded kong video. Live streamer po ako. Nagko-comment ang mga manonood natin. Alam nga naman na hindi ko masyadong pansinin sila. Talaga kayo. Balik po tayo dito. Sabi dito po sa Facebook page ng Office of the President, habang nagbibigay ng tulong ang DSWD at lokal na pamahalaan ng ABRA sa mga biktima, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa bawat departamento para sa mga ulat tungkol sa naging pinsalang hatid ng lindol at sitwasyon ng ginagawang relief operations. Prioridad din ng Pangulo na makapunta sa lugar upang makita ng personal ang naging epekto ng sakuna at malaman ang iba pang pangangailangan ng mga residente roon. But not immediately. Why? Kasi alam nyo mga tol, ang pagpapapogi ng mga politiko sa panahon ng kalamidad ay hindi po tama. Kung matatandaan po ninyo, lagi ko pong sinasabi dito, lantad naman ang buhay ko sa inyo po sa publiko, na ako po ay dating pulis. Kapag ka meron pong kalamidad, bagyo o anuman, ang pulis ang isa sa unang tinatap ng ating gobyerno para maghatid ng rescue. Kung hindi man, ng iba pang mga tulong na makakatulong sa mga affected na biktima. At kapag ka merong mga epal na politiko, pumupunta ka agad doon sa lugar kung saan nangyari ang kalamidad. Hindi kami makapag-focus. Instead na nakakapag-focus kami sa mga biktima na aming dapat tulungan noong mga panahon na yon, noong ako ay pulis, nahahati ang atensyon ng ating kapulisan at kasundaluhan kasi kailangan mag-provide ng area security, kailangan mag-provide ng physical security para doon sa VIP o national officer na pumupunta doon sa lugar kung saan merong kapangyayari lamang na kalamidad at hinding-hindi po kailanman magiging tama iyon. Huwag po nating ikatwiran na nakakapag-dala ito ng high moral sa taong bayan. Hindi. Nararamdaman naman ng taong bayan kahit wala ka doon sa presensya nila noong mga panahong iyon ang iyong tulong. Kapag ka nakita nila na merong pulis, na merong DSWD, na merong kasundaluhan na umaagapay sa kanila, nararamdaman ng tao na yung mga yan ang presensya ng gobyerno at hindi kinakailangan ka agad na pumunta, lalong-lalo na ang presidente sa partikular na lugar. Kailangan pahupain muna. Hayaang magtrabaho ang mga kawani ng gobyerno na mas makakatulong sa mga panahong iyon. Huwag tayong maging epal. Kaya nga napakaganda. Now, it became a matter of policy. Considering na binanggit po yan ng ating Pangulo, magiging matter of policy yan. Eh, yung mga senador dyan, mga gobernador dyan, huwag basta-basta
magpapakita kagad sa ganung pagkakataon. Kung talagang kayo'y nagmamalasakit, no need to announce it in public. Puntahan nyo na lang yung lugar para hindi kayo maka-attract ng attention. Kasi the moment that you attract attention, naaantala ninyo yung trabaho ng ating gobyerno. Inuulit ko, instead na nakakapag-focus yung mga personnel sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang Pilipino na apektado ng kalamidad, nahati ang atensyon nila at napupunta pa sa pagbibigay lamang ng seguridad sa inyo. Kaya huwag kayong mga paepal na politiko. Ngayon, panoorin po natin ang press conference ng ating Pangulo kahapon. Dito, meron pong nakatatawang tanong kung saan tinanong po siya. Sabi, nasaan daw po ang Pangulo? Simple lang ang naging sagot ng ating Pangulo. Nasa opisina ako. O, panoorin po natin ang press conference na ito. Nasa 30 minutes po ito. Kung may mga dapat tayong reaksyonan po natin. Particular yung pagtatanong ng reporter. Pero sa later part na yun tanong ng huling reporter kung nasaan daw po ang Pangulo. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Good afternoon. As I'm sure everybody knows, we felt the effects of an earthquake earlier today at approximately 8:40. And so I've asked to speak to you to give you the latest situation on what is going on and what we have been able to find out about the situation in different places. Mukhang malakas yung lindol kasi malaking ang 7.3, napakalakas na yan. Hanggang Ilocos Sur, nag-approximately 6.0, which in the Richter scale, which is still a very strong earthquake. I have with me Yusek Solidum, and SND Faustino. And maputo lang natin ang ating Pangulo sa kanyang pagsasalita muna dito. Ano? Alam nyo, what I really admired dito sa ating Pangulo, yung kanyang katalinuhan. O kaya sa mga basher na bitter, lalong-lalo na tayong si Senator Risa Ontiveros, na akala mo miss tulang tuod, ang hindi ko mawari kung siya ba ay nakakapit sa table, naka-attention, nung ipinakilala ang ating Pangulo ng Kongreso sa pagsasalita nito sa kanyang zona ay hindi talaga ginawang pumalakbak, bitter, ibig sabihin. Hindi nyo ba matanggap na napakagaling ng ating Pangulo? Alam kung ano ang kanyang ginagawa, alam kung ano ang kanyang gagawin. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya paepal at higit sa lahat, meron po siyang malasakit para sa sambayan ng Pilipino. Hindi kinakailangan ng ating Pangulo, inuulit ko, na pumuntara agaran sa lugar. Ang mahalaga, merong presensya niya sa publiko, sa pamamagitan partikular ng ating kasundaluhan at kapulisan at nating ng ating DSWD. Kahapon, makikita naman natin na agad na umaksyon ang DSWD sa pangunguna po ng ating sekretary na si Erwin Pulpo. Tuloy po natin mga tol. DILG Abalos, so that they can give us the reports from on the technical aspects of what happened today from PhilVox and the reports that our policemen and other local executives have been providing us, and of course the NDRMC on the measures that we have taken to immediately provide support to the LGUs and of course the citizens that have been affected. I would have the Secretary of the SWD, Secretary Erwin Tulfo, is not here with us because he's already there. He left earlier. He left soon after the earthquake. Yon. Si Erwin Tulfo. Ano? O baka sabihin niya naman, akala ko ba yung mga national officer hindi kagad pumupunta dapat
sa isang lugar kung saan merong pangyayari. Katulad po ng nangyari na yan na Lindol diyan po sa Ilocos Norte. Hindi nyo po dapat pinipiloso po iyon. Kasi ang tinutukoy po natin ay pangkalahatan. But specifically, ang DSWD dapat merong presensya sa mga affected areas. At ang mabuti po diyan, itong si Secretary Erwin Tulfo, nararamdaman ng taong bayan merong malasakit at katapatan sa kanyang paglilingkod sa bayan. Sa katunayan, sa nakaraang post po natin mga tol, humihingi ng tulong yung isa po nating viewer. Ang sabi niya, nagmamakaawa pa na kung maaari tulungan ko. Eh wala naman akong kakayahan, hindi pa nga ako sumasahod ng mga panahong iyon. Kaya sabi ko, ang magagawa ko lang is i-post publicly ang request po ninyo. Total, pinost nyo naman ito public. Eh, napansin ito ni Erwin Tulfo. At sinabi niya, tutugunan niya yung kanyang kahilingan, ano, yung kanilang request ng tulong. At marami pang pagkakataon, meron din nagkomento, nabasa ko kanina, humingi sila ng tulong sa DSWD sa pamamagitan ni Secretary Erwin Tulfo. Tinugunan sila ni Secretary Erwin Tulfo. Ganyan ang malasakit dapat ng mga namumuno sa ating bayan, particular sa isang ahensya ng gobyerno. Kaya babalikan ko lang kayo, RDO 43 ng Bureau of Internal Revenue. At idamay na natin ang kabuuan ng Bureau of Internal Revenue sa pamumuno ni Commissioner Lilia Guillermo. Madam Lilia Guillermo, pakikalampag nyo naman po. Hindi naman lahat kasi marami pong nagsasabi na sa kanilang lugar maayos naman ang RDO. Pero pakikalampag nyo naman po yung mga RDO na ambabagal ang kukupad, nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino, particular po dito po sa amin sa Pasig, ang RDO 43. Again, we are awaiting his report. I am staying away from going to the affected areas for a very simple reason. It has been my experience as governor. It has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas, immediately na ginugulo lang namin yung trabaho ng mga lokal. Yung halimbawa, pupunta ako doon, maghahanap pa ako ng police para pag-secure. Kailangan ako i-meeting ng mga local officials, eh marami silang ginagawa. So I said, let them do their work. Let us wait for them to tell us what is going to be, what the true situation is. And maybe I can schedule a trip tomorrow as soon as possible. Alam nyo mga tol, yan ang kaparaanan ng ating Pangulo to politely say dito sa mga politiko, particular ang epal na politiko, na huwag kayong magpa-epal sa panahon ng kalamidad. Malinaw naman siguro ang pahayag ng ating Pangulo. Hindi man kayo dinirekta ng Pangulo, pero yun, ako na mismo ang magsasabi po dito na huwag po kayong magpa-epal. Very polite kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero tayo, benggahin na natin itong mga paepal na politiko. Hindi nyo na makukuha, mauuto ang tao ngayon sa mga publicity lamang. Ayoko na mag-mention ng name, pero kilala nyo naman siguro kung sino yung mga tinutukoy ko, mga tol. Possible. So, now I'll turn the floor over to Yusek Solidun so he can explain to us exactly what happened in Abra this morning. Thank you, Mr. President. At exactly 8:43 this morning, a magnitude 7.0, initially rated at 7.3, occurred in Abra. And the depth of the earthquake was 17 kilometers, so not so deep, shallow. And because of the magnitude of the earthquake, we consider it as a major earthquake. Anything greater than 7 is a major earthquake, and we would expect significant effects of this event. First, on the reported strength of the shaking, so far, the maximum intensity reported to us would be intensity 7 in Bokloc and Manabo, Abra, and this would be manifested by damages to houses and buildings and landslide, especially in the mountainous region. We also noticed
intensity 6 in Vigan and other towns of Ilocos Sur like Sinait, Bantay, San Esteban, and in Dalawak, Pangasinan, and even Baguio City, and that would be nearby La Trinidad. Mga tol, linawin lang natin kasi medyo yung iba po hindi alam ang hindi ko sinasabi na hindi nyo alam, ha? Pero merong mga ilan na hindi po alam ang difference ng intensity at saka ng magnitude. Kadalasan nadidinig po natin magnitude 7. Tapos ngayon binabanggit naman dito ni Yusef is intensity. Ang madaling paliwanag lang po dyan, ang intensity ang lakas ng lindol. Ang magnitude ang sakop nito. Yun lamang po. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung binanggit niyang intensity 7 na naramdaman po sa Abra, ibig sabihin doon po ang pinakamalakas na lindol na naramdaman sa magnitude 7 na lindol kahapon. Hanggang dito po yun sa Metro Manila, naramdaman ang magnitude na yan ng nabanggit na lindol. Ituloy po natin ang pakikinig, mga tol. The reason why there was significant damage in Vigan is that the foundation of the city is essentially sandy because of the big river that would flood the area from time to time. So there was amplification of the shaking and many of the churches and historical buildings were damaged. Now, landslides are a problem, especially not only for earthquakes, but during rain. So we have to make sure that areas that are affected by landslide and starting or incipient landslide should be avoided. Towns should actually investigate houses and buildings that were damaged to see if they can still be usable, and even those that don't have very obvious damage. So this will be the work po ng mga local engineer. There was a reported unusual wave in the coastal areas of La Union and Ilocos. This was not a tsunami po, no? Because a tsunami would be very high waves because of the uplift of the ocean floor due to an earthquake in the ocean. What happened was there was shaking of the island and the water, coastal water, was shaken. So there was a minor seawater oscillation. Some of the waters actually entered some of the river. Mr. President, yun lang po report natin. All right, so that is the initial report from Fieldbox on what has happened. Siguro next, I will ask Secretary, no, unahin natin ang DILG because I want to hear also, hindi ko pa narinig ang mga report na galing sa mga local government at saka sa mga polis natin. So maybe Sec. Benher, you can brief us on what they have reported to you. Magandang hapon po, Mr. President, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig po ngayon. Ito pong mga data na ito po'y kinumpile po natin. Ito'y galing sa mga local chief executives, ng mga LGUs, and of course, galing sa PNP at galing sa mga fire. Kinos reference po namin ito, nang sa ganoon ay talagang ito'y exact po, tama. Ang affected regions po ay 1, 2, and CAR. 15 provinces are affected, 15 cities, 280 municipalities, 6,756 barangays. Ang initial reports po are there are road closures in some parts of Abra, power interruptions in Abra and Benguet, intermittent communication lines in Region 1, landslide in some parts of CAR, minor damages in other regions. Ito po ang initial report sa CAR. 29 municipal roads were damaged. 3 bridges in Abra are also reported to have been damaged. 173 buildings, both private and government, were also damaged. 58 reported landslides, most of which occurred in Abra, with 31 reported landslides. 60 injured. And so far po, apat po ang nabalita ang nasawian ng buhay, no? 4 deaths. Of these 4, 2 are in Benguet, 1 each in Abra, and Mountain. 2 in Benguet, 1 in Abra. No? Yung sa Mountain province po. Yun ang nakalulungkot eh, yung mayroong mga pumapanaw sa ganitong kalamidad. Actually, ngayon ko lang po ito pinanood, itong kahabaan ng video na ito. Kaya hindi ko rin alam kanina kung ano nga ba ang naging kalagayan. We are hoping nga na
may mga nasaktan lamang, pero it appears sa initial report po kahapon na meron na palang apat na namatay, and I believe now, baka madagdagan pa yan. Sana hindi po ganun kataas yung bilang ng mga pumanaw. Alam naman natin kung ano po ang magiging epekto po niyan sa kanilang pamilya, lalong-lalo na kapag ka po yung pumanaw ay siya pong inaasahan sa kanilang pamilya. Hindi lamang yung buhay ang nawala, kung hindi ang nasisira ang kabuuan ng pamilya, dahil mahirap po talaga kapag ka biglang nawala ng livelihood, yung source of living, ang isang pamilya sa pagkakataon na namatay yung pinaka breadwinner ng pamilya na to. Kaya mga tol, kung meron po kayong mga kakayahan na tumulong, nakakaluwag po kayo sa inyong mga buhay, magdirektang donate po kayo sa mga affected na areas. Huwag nyo na pong padaanin kung kani-kanino. Yung mga vlogger na nanghihingi po ng tulong para itulong sa ganito, huwag nyo pong itulong sa kanila. Dumirekta po kayo sa mga mapagkakatiwalaang tao o kaya dun mismo sa pamilya na apektado kung kayo po ay magtutulong. Ang cost niyan, pagguho ng lupa. Pagguho po, opo. Sir, if I might also add, Mr. President, no, para lang, sandali lang po. Para lang pong maano po natin, ito lang po. Karamihan kasi pagguho eh. Yung unang casualty sa La Trinidad, natabunan ng lupa. Mukhang ganun din eh, kasi doon sa mga highland areas, ano yung lupa. Yes, sir. Mga lupa po. Sir, i-breakdown ko lang po, ano? So, lumalabas sa Abra ay tatlong tulay, tatlong bridges. Sa buildings, ito lang o, iaano ko lang, sa Baguio, 33 were affected. Tapos 59 dito po sa Abra. Sa Apayao, 2. Tapos sa Benguet, 62. Pagkatapos po sa Kalinga, 7. And then sa Mountain Province, 10 po. No? That's a total of 173. And of course, ang pinakamaraming landslide reported ay dito po sa Abra with 31. No? Mga injured po, pinakamarami din po sa Abra, sir, at 44. No? At yun po ang report po namin. Nakadeploy po ang mga kapulisyahan at mga bombero po at ang mga disaster risk na mga NGOs po sa mga lugar na ito. Thank you, yes, Sec. Benhur. Itutuloy ko na lang sa dahil naumpisahan na ni Sec. Benhur yung ano, report sa mga sa mga daan. I've also received initial report from the Department of Public Works and Highways on the condition of the roads in and out of the area, national roads especially. Cannon Road is presently not passable. Palispis, yung Palispis area ng Marcos Highway is not passable. The Benguet Nueva Vizcaya Road as of now is not passable. Kilometer 302 to 700 Poblacion Bukod Benguet is also not passable. Baguio Itugon, not passable. Andres Kusalan Road in Situ Bugao, Barangay Adaway, Kabayan Benguet is not passable. Sa National Road, kilometer 297 plus 200, Belling, not possible. Poblacion, Kibungan, collapse, not sa Benguet pa rin ito. Kilometer 313, basta not possible. Upper Kalinga, sa Bandang Pail, is not possible. On the road going up from Kalinga to Abra, Pantikan to Bablasang, Balbalan is not possible. Lubuagan, Batong Buhay Road. Batong Buhay Road is not possible. Ifugao, the Banawe, Hungduan, Benguet Boundary Road is not also possible. There are other roads like the Palispis Marcos Highway. One lane is possible now. Baguio Bontok Road,
pwede ng one lane. Benguet, Nueva Vizcaya, one lane. So dahan-dahan nabubuksan naman. What was not possible, we have already been able to clear some of them. Unless hindi naman mabagsakan ng malaking-malaking bato at lupa lang ang bumaba, ay hindi naman mahirap na i-clear yan. Kaya I anticipate by the end of the day, the majority of these roads that I have mentioned as being not possible should already be available for use to us. Now I'll give the floor to SND Faustino on the report from the NDRMC. Yes, sir. Thank you, Mr. President. Magandang hapon po sa lahat. Napansin ko lang, mga tol, pagka meron palang salamin ang ating Pangulo, doon siya nagbabasa. Eh, kadalasan wala nating nakikitang salamin, ano? Ganon siguro, ano? Yun lang, nagpapatawa lang ako. Parang hindi tayo masyadong seryoso. Kasi napansin ko, nakasalamin ngayon ang ating Pangulo habang nagbabasa ng mga details. Eh, hindi niya naman kaya kaagad kabisaduhin yan. Kaya tama lamang po na gumamit ang salamin ng ating Pangulo. Bagay ba kay Pangulo na nakasalamin? Tingin ko, mas gusto ko yung wala siyang salamin, ano? Kayo, ano ba ang opinion ninyo? Gusto niyo bang nakasalamin ang ating Pangulo? Parang mas mabata siyang tingnan pagka hindi nakasalamin, eh, no? Reports ko na ito ay halos kapares din po nung kay Secretary Abalos. Ganman, dito ay I will give emphasis doon sa ano na ba ang mga preparation o ano na yung mga ginawa natin as a result of the earthquake. Ang actions po taken by the NDRRMC, agad po ay nag-convene ang ating NDRRMC, nagkaroon po tayong emergency meeting through VTC with concerned regional directors ng mga naapektuhan ng mga region at mga probinsya. And we already issued a directive issued to Luzon regions regarding the reiteration of response actions. The OCD also issued 2 emergency alert and warning message. We also, in coordination with PhilBox, the quick response teams to be deployed for field assessment. As mentioned by the President, DSWD Secretary is already in the affected, is already in Abra for the relief assistance. Of course, yung Armed Forces of the Philippines prepared assets for mobilization already. We are talking about air assets. And we could add more kung kinakailangan pa. But we have a number of assets, air assets already positioned in the area in coordination with the Northern Luzon Command. And the Philippine Navy assets are on standby already, sir, in Subic kung kakailanganin pa, sir. Then, of course, the available relief items from the Office of Civil Defense is already ready and prepared. Sakaling mga ilangan ng ating mga LGUs dahil meron namang mga nakaposition na preposition na na mga relief goods doon sa lugar na to. Right now, the rapid assessment is ongoing on the following. Status of roads and bridges, as reported kanina. Status of critical lifelines and infrastructures. Status of houses. Status or the total affected population. The immediate needs. And as we speak, ongoing ang road clearing operations. And ongoing data gathering and submission of situational reports. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary. So that is the general situation as we know it for now. Pagka ganito, ang lagi kong inaalala kaagad yung kuryente at saka yung tubig, because that's always the immediate dahil yung kuryente kailangan sa communication and the communications, but the communications is dependent on the availability of the power supply. Ang report na nakukuha natin, nagtanong ako kasi generally rural area naman ito, so hindi siguro dapat maging problema ang water supply ng tao. Pati pagkain, dahil naman, hindi naman na iba naman ito sa Baguio, palagay ko may available na pagkain. Wala pa tayong report kung kailan ibabalik ang kuryente. Ang dahil, ang nangyayari diyan, kailangan nilang tignan lahat ng mga linya at para kasi walang na basically walang short yung dati na yung lagi nating pinagdadaanan pagka may disaster. Sa communication naman, ang Globe ay may pinadala na
na meron silang emergency na mga cell site. Yung SMART, wala pa kaming narinig, ngunit ay nag-request na kami sa kanila na magtayo na kagad, ibalik na kagad ang serbisyo dahil lalong-lalo na pag-disaster, pagkaganto, napaka-importante na nakakapag-usap kami, nakakausap ko yung mga local leaders, nakakausap natin ang mga first responders na on the ground. So that is where we stand now, and we will continue to provide information as it comes in. As you can imagine, this is situation continues to develop, and it will do so for the next few days. But I think that everything that can be done has been done. We have even anticipated the needs of those who have been have become victims of this very strong earthquake. So I'll end it there, but I'll open the floor to a few questions about the earthquake. First question from Mr. Neil Maribok from UNTV. Magandang hapon po, sir. Base po doon sa nakatanggap na po ninyong initial information sa mga damages, may posibilidad po ba o ikinokonsidera ninyo ang pagdedeklara po ng state of calamity sa mga lugar po nito? Ang generally, ang SOP dyan, ang state of national calamity, pag apektado ang tatlong region, automatic yun. Hindi naman naapekto ng tatlo. So far, we can say that it's Region 1 and CAR. So I don't think it's necessary right now to declare a national emergency. However, depending on the information that comes back, I'm sure marami pa tayong mababalitaan, marami pang impormasyon na hindi pa nakarating sa atin, baka mangyari yun. I hope not. Kasi sana limited na nga dito sa Abra hanggang sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union. Yung mabigat natin sa amin sa Ilocos Norte, I spoke to the governor. Sabi na mukha namang so far, may structural damage, wala namang kaming casualty. Yung La Union, yung sa Ilocos Sur, I'm sure nakita ninyo yung Bantay Church. Malaki ang damage. Meron din structural damage sa mga bahay. Sa La Union naman, mukhang hindi gaanong tinamaan. Perhaps because of the terrain structure as explained to us by Yusek Solidum, iba siguro ang pinapatungan ng mga bayan doon sa La Union. So anyway, that's the... And now, of course, we know what has been happening in Kalinga, in Benguet, and in Baguio City, mukhang tamaan ng lakas. So we have to wait for those reports. But right now, hindi pa nangangailangan ng magdeklara ng national calamity. Thank you, sir. Thank you, Mr. Neil. Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, base po sa report ng PAGASA, meron po silang mga binabantayan na weather disturbances that will affect mostly yung mga areas na lumang tinamaan po nitong lindol. So, sir, what are your directives, sir, to the government agencies to prevent further damages and loss of lives? Good question. Kinatatakutan namin baka umulan. Naluwag na nga that there'll be a great danger again of landslides. So we are binabantayan natin yan. Usually naman, na-identify natin kung saan yung areas of risk. So pwede nating bantayan. Huwag sanang umulan, at least for the next 2 days, para makapag-stabilize tayo ng mga, lalo na yung mga daan, pati yung mga, para ma-inspeksyon na rin yung mga bahay, if they are safe to go back to. Pero siguro hindi pa ngayon. Dahil even if they are structurally safe to return, magkakaroon pa tayo ng aftershock. Baka doon naman magka problema. If you remember, a while back, during the earthquake in Baguio, maraming namatay kasi akala nila tapos na, bumalik, pumasok sila. Inabutan sila ngayon ng aftershock. So that's what we are watching out for, both in the structures and in the watching the danger of landslides. Maraming salamat, sir. Thank you.
Ms. Cathy Valiente, Manila Times. Yes, sir. Mr. President, good afternoon po. Good afternoon. Para po sa kaalaman lang po na ating mga kababayan, where were you po and what were you doing when the earthquake happened? Yan. Okay. Sa anong reporter ulit? From CNN? Tinan ko nga. Hindi ko na... Ulitin natin. Yes, sir. Mr. President, good afternoon po. Maraming namatay kasi kala nila tapos na, bumalik, pumasok sila, inabutan sila ngayon ng aftershock. So that's what we are watching out for, both in the structures and in the watching the danger of landslides. Maraming salamat, sir. Thank you. Ms. Cathy Valiente, Manila Times. Oh, I'm sorry. Manila Times. Manila Times, ang alam ko, that is fair. Pero... How come na ganito yung tanong nitong reporter? Yes, sir. Mr. President, good afternoon po. Para sa kaalaman po na ating mga kababayan, where were you po and what were you doing when the earthquake happened? Alam nyo, siguro mas mabuti vlogger ang magtanong. That is very irrelevant question. Hindi ko sa tinutulig sa itong reporter. Ang Manila Times, I believe, simula nung kampanya pa lamang, naging peer somehow sa ating Pangulo. In fact, mayroong isa pong panelist ng SMNI na galing po dyan sa Manila Times. Ang medyo alanganin tayo doon sa Manila Bulletin. Ngayon, nagtanong tong babae. I believe, akala ko nga, nanggaling sa netizen yung kanyang tanong. Pero it appears now na para sa kaalaman ng ating mga kababayan Pilipino, di ibig sabihin, sa kanya nagmula talaga yung question. Baguhin po ninyo yung line of questioning ninyo. Ito po ay suggestion. Dahil ang panahon po ng ating Pangulo na humarap sa publiko ay napakahalaga. Ang bawat salita na binabanggit po ng ating Pangulo became a matter of policy. Hindi nyo dapat sinasayang. Para saan na naman yan? Para sa trending na naman na hashtag nasaan ang Pangulo nung ginawa nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? O tingnan nyo magiging sagot dito ng ating Pangulo. Napakasimple. Kasi alam naman natin lahat na nung mga panahon na yan, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, saan pa ba magpupunta ang ating Pangulo? Kung hindi sa kanyang opisina. Ikaw naman, oh. I'm sorry? Nasaan daw po kayo, President, during the earthquake? Ang liwaliwanag ng tanong nitong reporter, pero sinagot siya kaagad ni Pangulong Bongbong Marcos ng I'm sorry. Kasi bakit? Alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaagad nag-get ni Pangulong Bongbong. Yung matalino si Pangulong Bongbong. Ang pinupunto niya lang dyan, I'm sorry, pero parang polite way of sabihin na, ano bang klaseng tanong yan? Ano? Talaga nga naman ang mga reporter na to. I was in my office. Naririnig ko yung may sandali na cool lang talaga si Pangulong Bongbong Marcos eh, no? Napaka-cool lang eh. Kaya ako hindi ako pwede talaga sa public service na eh. Kasi hindi ako cool eh. Tingnan niyo kahapon nga lang, naalala ko na naman tong RDO 43 ng Bureau of Internal Revenue eh. Pagka naaalala ko, tumataas yung aking boses kaagad eh. Kasi pagka mali, hindi dapat pinananatili. Talaga tong RDO, calling the attention of the Bureau of Internal Revenue, Madam Commissioner Lilia Guillermo. Ano, pansinin po ninyo ang inyong mga RDO, partikular ang RDO 43. Baka sakali, yung mga kababayan po nating Pilipino, hindi po abutin ng ilang oras. Halos buksan ko kahapon ang Bureau of Internal Revenue RDO 43 at ako rin na nagsara dito. Huwag sana pong maulit yan sa mga kababayan po natin. Ako, walang problema sa akin yon. Dahil kahit nandoon ako, maaari po ako maghanap buhay. Yung mga kababayan po natin, now, nagpunta doon, umabsent sa kanilang trabaho, walang kinita ng almost 600 pesos per day, nabawasan ang kanilang hanap buhay. Kaya pag-ibayuhin nyo po, galaw-galaw kayo, huwag po kayong makukupad. Gayahin nyo po ang ating Pangulo. Nasa opisina, nagtatrabaho, alam ang sitwasyon, alam ang ginagawa ng kanyang mga subordinates.
Yun ang guide namin dito sa palasyo. Pag narinig po yung chandelier na kumakalansing, then ibig sabihin na ba may lindol. But it was very strong. It's stronger than the usual. Yes, sir. Follow-up lang, sir. What can the government do to ensure daw po yung National Building Code is enforced? Will you push for a review of the code? And lastly, sir, will you ask the Congress to pass the bill on Department of Disaster Resilience? Yes. Precisely, because as I said in the SONA, we have to recognize that we are disaster prone. And that's why, which leads me to the answer to your previous question, which is we have to be certain that our planning, hindi na natin mapalitan yung mga nakatayo na, but our planning for the future should include all the mitigation, all the science and the knowledge and the learnings on the mitigation of these kinds of disasters. Iba naman yung lindol, the real problem with the earthquake is hindi talaga tayo makapag-predict ng lindol. At least yung bagyo meron may warning, yung lindol talagang bigla. So we just have to deal with it that way. And if we can make our get that balance between cost and the mitigation requirements ng ating building code so that we are safe when the earthquake comes or malakas na bagyo, then that is what we will have to do. Sorry, sir. Thank you. Will you push for the passage of the ano? Of the? Yung ano, sir, Bill on National Disaster Resilience. Yes. Department. We mukhang I don't like to say it, pero mukhang mapapadaras ito eh. Not the earthquake, pero yung weather, lalo yung extreme weather. Kahit hindi bagyo, yung masyadong nakikita nyo sa Europe, nakikita nyo sa Amerika, baka naman abutan tayo ng ganyan, yung napakainit masyado. So these are the things that we have to be careful. We need more capability than we have now. Alam niyo, visionary talaga si Pangulong Bongbong Marcos, ano, and proactive ang kanyang approach. Eh, kadalasan, ang alam lang natin, palaging tinitingnan natin, yung bagyo, lindol, wag naman mangyari ah, yung mga volcanic eruptions. Pero hindi natin nakikita yung sinasabi ng ating Pangulo na maaaring maging epekto ng climate change. Itong climate change, mga tol, it is an imminent and impending serious threat to mankind. Kaya sana ang mga binabanggit ng ating Pangulo when it comes to preparations, makiisa po tayo. Hindi lamang gobyerno. Ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng climate change? Tayong mga tao, simpleng pagtatapo ng basura, hindi po natin magawa. Nasa labas tayo, kumakain, kahit kapirasong candy lamang, itatapon kaagad natin yung balat ng candy sa kalsada. Naninigarilyo, yung mga mayroong bisyo dyan, yung upos ng sigarilyo, hindi man lang itapon sa tamang lagayan. Sa bawat ganoong pagkakataon, mga simpleng bagay na pagkakalat, hindi po maganda ang epekto niyan sa ating kalikasan. And that is why, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, tinitingnan niya hindi lamang yung mga normal na kalamidad na na-experience po natin. Kung hindi yung maaaring mga parating na kalamidad na hindi pa po natin nakikita o nararanasan, pero maaaring magbigay po sa atin ng pinsala ng malaki. At dahil po dyan, naniniwala ang ating Pangulo, katulad ng sinagot niya rito sa reporter, na kailangan maitaguyod talaga yung Department of Resilience o kung ano man yung tawag, I forgot na. Pero tinutukoy ng ating Pangulo, indeed, dapat talagang ma-establish po yan para po sa pagharap sa mga future calamities na maaari nga po natin kaharapin. Magaling na tayo sa bagyo. Marunong na tayo sa lindol. Pero ang mga dangers na, the dangers that the effects of climate change present are different. That's why we need a specialist agency. Thank you, sir. Thank you. Ms. Tuesday New, DZWB. Good
Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Na so far po na bigyan niyo na kami ng initial scenario ng ongoing relief and disaster response operations. Saan po ang extent ng assistance na pwedeng ibigay ng national government sa mga affected residents, lalo na po yung mga nagiba ang bahay, bumagsak ang bahay? Papagawa din po ba yung kanilang mga bahay, sir? Papagawa yung? Mga bahay na nagiba. Tutulong kami, sente. The immediate, lalo na sa Lindol, ang immediate concern is shelter. Kasi nga, kahit na titignan mo yung bahay, mukhang matibay, hindi mo malalaman hanggang na-inspeksyon na mabuti yun. Mm-hmm. So we cannot allow people to return to their homes yet. Because it's dangerous. That is one of the problems. Because ang tendency ng tao, pagka umalis ng kanilang tahanan, ay babalik ka agad yun. Kasi para hindi mo, alam nyo na yun, para hindi, walang masira, walang makuha, walang whatever. Mm-hmm. So we have to explain to them that ang kailangan muna ma-inspeksyon yung kanilang mga bahay, at bukod pa dun, kailangan na muna natin antayin na medyo matapos na yung mga aftershocks. USEC Solidum tells me it'll be 2 or 3 days of significant aftershocks, after which magte-taper off. So, antayin na natin yung ilang araw. In the meantime, it is up to us, the government, to provide shelter for them, to be able to feed them while they are in the shelters, and to inspect their residences, their places of business, para makita natin kung pwede na silang bumalik, pwede magtrabaho ulit, pwede na bumalik sa kanilang mga bahay. Alam nyo, mga tol, hindi pa rin ako makapaniwala ngayon na itong mga tumutulig sa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila ma-appreciate yung katalinuhan, kagalingan, pagmamalasakit, pagmamahal ni BBM sa ating bansa. Hindi ako makapaniwala kasi halos sa araw-araw na pagsubaybay ko kay Pangulong Bongbong Marcos, mas nakikilala ko siya at nakikita ko talaga sa kanya ang isang napakagaling na pamumuno sa kasalukuyan. Pero marami pa rin talagang mga basher na discontented eh. Ano ba ang problema sa mga tao na ito, mga tol? Hindi ba nila pinapanood ang ating Pangulo? O talagang pinapanood nila pero bulag sila sa katotohanan, kaya pagka nagsasalita ang ating Pangulo, nagmimistulang bulag sila, nagmimistulang bingi sila, kaya hindi nila naiintindihan ang mga sinasambit ng ating Pangulo. Sa bawat pagsasalita ng ating Pangulo, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Itong mga technical aspect na ito, kung tutuusin, dapat ang nagpapaliwanag dito yung kanyang mga subordinates eh. Pero dahil alam niya ang kanyang ginagawa, biruin mo, yung mga paliwanag na yan, siya na mismo ang nagsasabi sa taong bayan. Hindi niya na kailangan sabihin, Secretary, pakipaliwanag mo para sa ating sambayan ng Pilipino dahil ikaw ang may expertise dyan o bla bla bla. Ang punto lamang is, alam na alam ng ating Pangulo bilang the chief architect nga ng ating bansa ang kanyang ginagawa sa lahat ng aspeto ng pamamahala. Calling the attention kayong mga basher, buksan nyo naman ang inyong mga puso at isipan sa ating Pangulo. Kailangan nyong makipagkaisa sa kanya, sa atin. Otherwise, ano ang ninanais ninyo? Bumagsak ang Pilipinas? Pag bumagsak ba ang Pilipinas, sa tingin ninyo makakabuti po ito sa inyo at sa inyong pamilya? Follow up lang, sir. May panawagan po ang FIVOPS kaninang umaga sa local government units na seryosohin po yung pag-inspeksyon sa mga residential houses, not just buildings and other establishments. Would you issue a directive po sa DILG na gawin po itong at least regular inspection sa mga residential houses sa kanilang areas? There's no need. There is already an existing procedure for that. Ang problema, hindi... Diba? Alam na alam ni Pangulo. Alam niya na meron ng existing procedures, kaya hindi na kinakailangan. Ang kailangan lang yung tamang implementations nito. Ano? Sabagay, mapipreempt ko yung sasabihin ng ating Pangulo. Pakinggan po natin ano ang dahilan. Hindi masyadong nagagawa. Because we actually, at the local government level, meron tayong mga engineer pero not necessarily qualified sila
para tumingin sa building at sasabihin safe ito pag nagkalindol. Hanggang Richter scale 6 pwede ito, hanggang ganito. Hindi, wala tayong sa local level, wala tayong ganun, kaya hindi nagagawa. So we will just have to, I think the better way is to educate people na wag yung wag kayo magtatayo ng bahay sa delikadong lugar. Napatingin ako sa Google kasi ako naman syempre malay ko ba naman kung ano yan. Nagbanggit ang ating pangulo ng Richter scale, ito Richter scale. Ang ibig sabihin pala ng Richter scale is the quantitative measure kung gaano kalawak yung pinsala o yung nasakop nga po ng lindol. Yun, napatingin ako. Pasensya na, hindi ko naunawaan yung Richter scale eh. Tuloy po natin mga tol. Make sure that maayos yung mga materials na ginagamit at maging matibay para pag sakali mang magkalindol o magkabagyo o hindi naman kayo mabiktima. So yes, it's something that we would like to be able to do. We have yet to have the capability to do it extensively. Sa urban areas nagagawa, pero sa rural areas hindi gano. Thank you, sir. Maraming salamat. That's all for today, Mr. President. Yeah? Yeah. That's it? All right. Oh, there's one more. Oh, yes, okay, go ahead. Thank you, Mr. President. Katrina Domingo from ABS-CBN News. Mr. President, we have an initial assessment regarding the cost of infrastructure and agricultural damage incurred after the quake. Wala pa. We haven't yet gotten the estimates. That will take some days. Kasi kailangan na lang, kailangan yung mga sa agriculture, yung mga upag, yung mga mao, kailangan iikot yan sa lahat ng lugar. Again, ang worry ko dito ay hindi yung tanim, kung hindi yung irrigation systems, kung ano yung nasira. Kasi pag lindol, yun ang tinatamaan eh. That for me, in terms of the agricultural sector, that for me is going to be the greatest concern. Sir, kasi malapit ng taniman. Sir, two-prong follow-up question. First, aside from the provision of shelter and food, will the government also be providing cash incentives or cash allowances to rebuild their homes? And how much of an additional budget are we looking at to address the situation? We haven't made those calculations yet. But siyempre, we have all of the mechanisms that have been put in place for the pandemic, and so they are also in place. And if you know, IX is for all citizens in a precarious situation, so it does not necessarily mean that they got sick with COVID. It means basta't nalagay sila sa alanganing posisyon, so that will apply. Siguro that will be most relevant to those who have for whatever reason yung mga kanilang mga opisina or yung kanilang mga tindahan ay nasira, hindi sila makapagbukas, mga ngailangan talaga dahil wala silang hinahanap buhay. So I'm sure the social programs will then come into play. Definitely, sir. We have an available budget, and do we have a ballpark figure of how much we can still spend? I think especially in terms of what we're anticipating after this earthquake, I think we should be able to cover it. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Yon. At sa naganap po na press briefing ng ating Pangulo na yan kahapon, muli na naman po natin natunghayan ang kagalingan, sapat na kaalaman, kakayahan po ng ating Pangulo, particular dito po sa kinaharap po na kalamidad ng ating bansa kahapon. Ang pangyayari po na yan ay patuloy po, ano, kasi may mga aftershocks, katulad nga po ng sinambit dyan ng ilan po nating mga manonood, may mga aftershocks po hanggang sa kasalukuyan. Kaya
Mag-ingat po kayo, mga kababayan po nating Pilipino, particular po dyan sa mga apektadong lugar. With that, maraming maraming salamat mga tol.